of God. Gusto ko marinig yung I believe you're sensing something. I believe meron kayong nararamdaman in the spirit. I believe hindi lang kami nakaka-discern. You can sense something is happening all over the world. You can sense something. I believe may nararamdaman kayo in the spirit right now. You can tell me right now ano yung nararamdaman nyo. We are open here. What the Lord is impressing in your hearts right now nung nag-worship tayo. I believe you're getting something from the Lord. Kahit ano pa yan, kahit ano pa yung nararamdaman nyo in this hour. Bago ako magsalita. Kasi talagang I feel that we don't have to miss what God is doing right now. Kasi naranasan ko to during the 1990s revival. I praise God that we're able to catch the revival. Kami ni nanay noong time na yon. While the world is busy, but the Lord is busy saving many people, thousands of people all over the world during that time, 1990s. There was a time of righteousness during that time. There was a time of the fear of the Lord na malawakan during the 1990s revival. But I'm telling you right now, this kind of revival that's happening all over the world is so massive right now. At naramdaman ko yon. Naramdaman ko yon. Naramdaman ko talaga. That kapag ready na kayo, ito mangyayari sa inyo. You will see it before your eyes. How ready the harvest is right now. Napakahinog na. Napakahinog na ng trabaho natin. Nakikita ko na yung kailangan gawin. Sobra. Yung bunga ng mga panalangin. Yung mga binhi na itinanim na mga panalangin. It's already springing forth. Talagang totoong harvest time na. Masasabi ko talagang harvest time. Because ngayon lang ako nakaranas uli ng ganito na halos lahat ng taong kausapin ko tumatanggap sa Panginoon. I've never experienced something like this again in my lifetime. Way back from 1990s. Alam niyo yung pakiramdam na meron akong ganitong feeling and damdamin na, Lord, I don't want to miss out on what you're doing. Sa kabila ng kabisihan, sa kabila ng kaliwat ka ng problema, I don't want to miss out what you're doing. Anong ginagawa mo, Lord? Kasi pag nagtatanong ka na kay Lord ng ganon, it's a sign of your intimacy, hanggang gano'ng kakalalim ng relasyon mo sa Diyos. Diba kapag malalim na yung relasyon mo sa tao, for example, kung hindi sa asawa, sa best friend, talagang hindi pwedeng hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng best friend mo. Masaya ka, excited ka sa nangyayari sa buhay niya. At nakikita mo na involved ka sa life niya. Kasi best friend mo siya. Kaya nga, dahil best friend mo siya, invited ka sa wedding. Ikaw yung bridesmaid. Ikaw yung may magandang posisyon sa wedding entourage. Kasi very, very, very close kayo. Imagine it, relate it to the Lord right now. That's how I view my relationship with God. Na Lord, hindi ako papayag na hindi ko nakikita. Ayokong maligaw kami ng landas. Alam niyo, na-shock ako talaga. Kasi
Sino dito nakakatanda na sinabi ko na nung last week? Very, yung atmosphere, kasi ganito yan eh, yung sinishare ko dati, nung nasa C5 pa kami, yung mga revelation sa amin ng God, siguro 10 years ago, pinakita ng Lord sa isang, yung isa sa mga materials na sinishare ko na pinakita sa kanya ng Lord na ang, diba, ang heaven tatlo. Merong first heaven, may second heaven, may third heaven. Yung first heaven, yun yung atmosphere. Familiar ka ba dyan, May? O ngayon mo pa lang to naririnig? Hello, May? Apo, ate, familiar. Familiar. Na, lovely, ngayon mo pa lang ba siya naririnig? Ngayon mo pa lang siya naririnig? Yung ganitong... Ano yun, ate? Ngayon mo pa lang naririnig na merong tatlong levels ang heaven? My first heaven, my second heaven, and my third heaven? Ah, narinig ko na po. Narinig kay mo. Nanay. Yan. Sige. Hindi muna tayo mag-aano sa scripture kasi para mabilis tayo. Nung araw, 10 years ago, sinir, na may nakuha kaming material na mayroong taong nakaranas na intercessor na nakita niya na ang first heaven atmosphere, yung second heaven, napakakapal ng, kumbaga, yung mga demonyo, kung gaano, ano, nakakita na kayo ng napakakapal na maitim, na parang, kumbaga, parang ang hirap ma-penetrate, kasi sa sobrang kapal, punong-puno ng demonic presence, as in, parang ano nila yon, teritoryo talaga, yung second heaven. Yun yung nakikita nyo. Pag tumingala kayo sa taas, yung nakikita nyo atmosphere, yan yun. Yan yung second heaven. And susunod na yung third heaven. So, kapag ang prayer mo, hindi ka nagpipray in the spirit, unless hindi talaga, hindi tatagos yung prayer mo, kaya may mga times na parang wala. Parang ang buhay ng tao ay normal lang. Parang walang na-answer masyadong prayer. Parang hindi masyadong ano ang Christianity. Alam mo yon, parang may times na dry ang Christianity. Well, parang kahit yung buhay natin, minsan parang dry. Parang nothing is happening, you just go on to church, yung walang masyadong nangyayari. Just regularly na may nakikinig ka sa sermon and uuwi ka. Just everyday life and go on with your life. Nothing is, walang revelation, ano yun. Kasi walang supernatural, walang kababalaghan, kumbaga, walang anything. Kasi punong-puno yung second heaven. Ang hirap makapenetrate. Kasi yung mga yon, kaya sila na position doon dahil na rin sa kasalanan. Ang nagbibigay ng opening para mapuno yung second heaven is the sin of the people. Kapag ang church hindi repentant, ganun na nangyayari. They let the enemy reign in that realm. Na dapat hindi. Now, as time goes by, natutong mag-spiritual warfare. Binalik ng Lord unti-unti yung pagtuturo niya sa mga anak niya ng spiritual warfare. Doon kami nag-umpisa ni nanay to the point na may listahan talaga kami ng maraming demonyo. As in, lahat ng yun, pinagbababind namin lahat. From alam mo yun, yung ilang listahan yun, Jodel? Parang may 500 demons or plus yata yung mga pangalan. Tapos, yung ang dami nun, spirit of lust, spirit of Ahab and Jezebel, deception, binabind namin lahat yan, naka-enumerate yan. Naalala mo yan, Nance? Yung prayer list na... Naalala mo yan, Nance? Ate Jen? Ate Marlene? Naalala mo yan? So, ganun katindi pag nag-warfare kami, inaabot kami ng ilang oras sa C5. Minsan nag-don match pa kami, nag-prayer, nag-gather kami ng madaling araw para lang mag-warfare talaga. So sobrang hindi kinakayang tapusin yun at pagod-pagod ang ngala-ngala namin. No? Hanggang sa binibigyan kami ng wisdom ng Panginoon na ma-penetrate yung second heaven na yan, na ma-clear yan. Habang tumatagal, habang papunta ng punta yung mga propeta dito, ine-encourage, ine-empower yung mga anak ng Diyos na mag-push sa intercessory prayer, hindi natin namamalayan as time goes by, nakiklear yung atmosphere. Kaya nga tayo, dahil naiintindihan na ng mga anak ng Diyos na we clear, meron, nakirinig nyo si nanay yan, ate Jen, di ba, narinig mo si nanay, we clear the atmosphere with the blood. Naalala mo yan, ate Jen?
Ganyan si nanay lagi eh. We clear the atmosphere with the blood of Jesus. Ganun yan, sisigaw yan si nanay. Oo. Amen. So, mga anak ko ngayon, ngayon talagang ganun din na ginagawa. Yeah. Sa taon na ginagawa natin yan, na-clear na yung atmosphere. At nakita ko nung last Sunday, na clear na clear na. As in, parang kitang-kita mo na talaga in the spiritual realm yung liwanag ng totoong creation ng second heaven na napakagandang galaxy. Napakaganda. So, may kita mo talaga yung wala na yung presence ng demons. Ngayon, ang tanong, nasan sila? Nasaan na sila? Kasi nataboy sila eh ng mga prayer eh. Actually, ang revelation sa akin ng Lord, they just come by storm. Parang they come in parang kung paano mabuo yung storm, dun sila nagbubuo area by area. And then darating ang time, dahil mawawala na sila talaga ng totally position sa heaven. Yun yung sinasabi sa Bible na papasok na yung spirit of Antichrist. Pag pumasok na yung spirit of Antichrist sa katawan ng tao na gagamitin niya to be an Antichrist dito sa lupa, wala na silang posisyon. Nandito na sila ngayon, nakaposisyon sa lupa. And that's the time na mabubuksan yung gates of hell. And there will be a time na nakalagay sa Revelation na there will be talagang demonic entities, mga na talagang visible sa mata ng tao na magto-torture sa mga tao. Yun yung kalahating Scorpio ba yun? Na parang, so, sabi ng Lord, ang walang tatak ay yung hindi natatakan ng Panginoon, yun yung to-torturein sa huling araw. So, lahat yan nasa Revelation. I don't have time to elaborate. Ang focus ko muna kasi yung nangyayari ngayon. Since clear, the seal of iba yung mark of the beast, iba. Oo, yung seal ang tinutukoy ko, which is alam niyo ba kung ano yung seal na yon? Okay, just Google na lang yon. Holy Spirit, kasi hindi ko na matandaan yung verse. Ang seal na tinutukoy ng Panginoon para maingatan yung mga anak niya sa huling araw, yung Holy Spirit. Kaya if you don't have the Holy Spirit, mahirap gumalaw. Mahirap kasi yun lang yung protection mo from those things, no? Ang focus ko dito kasi yung realm na yan of the spirit. Kaya ako sinasabi na alam ko yung nangyayari na this is the time of revival. Bakit? Kapag nung ang isang prayer warrior nung time na makapal yung atmosphere, ang itsura daw ng prayer parang ilaw na tumatagos. Parang beam of light. Beam of light. Alam mo yung parang nag-flashlight ka. Tapos kapag marami kayong nagpe-pray, para kayong halimbawa, buong barangay nagpray. Ganun kalaki yung nagagawang butas sa atmosphere. Yun daw yung vision nakita niya sa intercessor. Ha? Parang yun yung vision nakita. Yan. Nakita nito. Yung pag nagpe-pray in the spirit, ganun yung itsura ng nagpe-pray in the spirit. Yun yung vision makikita ng mga sa atmosphere na ang prayer natin parang nagliliwanag na ray of light papataas. Beam of light. So, para ka nag-flashlight. So, ngayon, pag buong bansa nag-pray, aba, napakalawak na magagawa niyan. Kaya habang tumatagal, napupush through yung kadidiman na yan. Napipenetrate. Hanggang sa nawala. At anong mangyayari kapag na-clear yun? Ang susunod na mangyayari, ito yung sinasabi nilang heaven is invading earth. What do you mean? Kung paano katulad nung panahon ni Adam at Eva, na kung saan ang Diyos naglalakad lang sa garden nila, kung saan yung presensya mismo ng heaven, yung atmosphere ng heaven nasa earth, during the time of creation. Imagine that, the same atmosphere during the time na create ni Lord si ng Diyos si Adam and Eve, hindi pa siya nagiging diba, he was the word. Through the word the creation was created. So kung titingnan niyo, the same atmosphere is here on earth right now. Imagine if that same atmosphere is here right now. And if you could discern the times, anong mangyayari sa puso ng mga tao?
Tanong kita Ate Jen, anong mangyayari sa tao kapag ang atmosphere ng heaven ay nandito? Anong nangyayari? Ulitin mo yung tanong mo. Anong mangyayari kapag yung atmosphere ng heaven nandito? Anong nangyayari sa mga tao? Meron tinatawag na ano? Okay lang Ate Jen. Oo, sa sobrang pero, tama ko. Oh. Bringing heaven on earth? Oo. Oh. Hindi, pag, di ba yung atmosphere ng heaven? You know what happens? Merong influence. May influence na tulong para yung tao makakilala sa Diyos. That, yun yung sinasabi, kaya may sinasabi sa Bible na merong darating na harvest time on earth. Na kung saan, kumbaga yung mga itinanim na panalangin, pag bumaba yung presensya ng heaven, yung heaven atmosphere, yung mga tinanim na mga panalangin, ready na para sila, sharean mo na lang ng gospel yan, tatanggap yan sa Panginoon. Ganun yung ano, lalo na pag nagtanim kayo sa mga family members nyo, napakagandang senaryo na makita ang family nyo, lahat ng yan maliligtas, tatanggap sa Panginoon. Ito sasabihin ko sa inyo, nung nag-umpisa yung sinasabi mong ano revival sa campuses, doon nag-umpisa yon, hindi natin pinapansin noon. And then sunod-sunod na wala na tayong namamalayan sa news, no? Hindi niyo na alam kung ano nangyayari. Pero wala tayong kamalay-malay that God is already moving in many nations. Sabi ko, lagi kami nagtatanong, Lord, kailan ang Pilipinas? Lately, nabalitaan ko na yung bansang Nicaragua, mayroong inutusan si Lord na mag-asawa. Na, take note, mag-asawa, may gifting sila ng evangelism, pero first time nilang sumunod sa Panginoon na, first time nilang magsiset up ng malawakan. As in, Lord, parang, nakarinig sila kay Lord na inutusan sila. Tapos, nag-set up sila, sige. Nag-set up sila ng stage, nandun sila sa plaza. Hindi nila expect kung gaano kadaming darating. Basta nag-send out lang sila ng invitation. Gulat na gulat sila. Dahil ang dumating na tao sa Nicaragua ay halos lahat ng populasyon sa Nicaragua. So imagine yung dami ng tao na talagang they were surprised kasi wala naman silang marketing na ano na parang ganun kayaman para magkaroon ng funds para mag-market na merong mangyayaring crusade sa bansa ng Nicaragua. Ang dumating bus by bus. Lahat ng uri ng sasakyan nandun. Just to go to that venue na to hear the word from the Lord. To hear God, that ay may ano doon, may gawain ni Lord doon. At to the point na sa sobrang dami ng umattend, alam nyo ba kung ano nangyari nung yung mga umattend na yon? Lahat ng umattend na yon tumanggap kay Kristo by the thousands. At nung napa-accept sila kay Jesus Christ, the next thing that happened, walang kaabog-abog kasi ang dami na nila, di mahulog ang karayom sa dami. Siksikan. Bigla na lang maraming gumaling. Maraming nakalakad. Maraming naka-receive ng healing, deliverance. May mga nakikita sila ng mga ano, na gumagaling na lang. As in, Lord, nag-obey lang kami. Hindi namin akalain na gagalaw ka. Hindi nila akalain. Tapos, sa sobrang lawak ng sakop dahil nga halos lahat ng citizen ng ano umattend doon, so jam-packed talaga yung lugar. Nakakita na kayo ng EDSA Revolution? Sino dito nakakita ng EDSA Revolution, ng People Power? Mas marami pa doon yung umattend. Tapos, na-notice ng presidente ng Nicaragua. Take note, presidente. At sa sobrang tuwa niya na ang citizens niya ay ganun na parang nagkaroon ng balik-loob sa Diyos, nakakilala sa Panginoon. Sumuporta yung presidente ng Nicaragua. Google it on the news right now. Na sa nangyayari sa Nicaragua na nag-provide ng mas bigger place
Dahil hindi pa sila natatapos eh. Ang mga tao, dahil sa uhaw sa Panginoon, gustong makarinig, gusto nila. Ganun ang revival eh. Yung mga tao uhaw. Yung mga tao naghahanap sa Diyos. Yung mga tao nagde-demand na makarinig sa Diyos mismo. Bus by bus. Walang nag-aano sa kanila. Nalaman lang nila. You know why? May tulong ng heaven eh. Ito sasabihin ko sa inyo. Kahapon, may pinuntahan ako. Eh, kasi dahil sa tuhod ko, kailangan kong mag-grab, no? Wala akong choice eh. Kasi hindi pwedeng hindi ako mag-grab. So, bago ko pa malaman yung news na yon, nalaman ko yon kaninang madaling araw, yung nangyayari sa Nicaragua. Pero bago ko malaman yon, pagsakay ko ng Grab. Yes, Mary, tabago ba yan? Latest ba yan? Yes! Kanina lang madaling araw ko na-check yun. Yung balita ng CBN, yung Christian na ano, na net 700 Club. Yung foreign, hindi Asia. So, nung nasa Grab ako, ano, nakwento ko na birthday ng nanay ko. Sabi ko, I thank God na kahit papano kumbaga parang naibsan na yung mga lungkot ko, ganyan. Talaga, ang hirap talaga mawalan ng nanay. Tapos, alam mo yun, machika, hindi ako usually machika sa Grab driver. Dahil minsan talaga may mga Grab driver, masisense mo na tahimik. Pero by that time, I sense something strong. Na parabang may nagtutulak sa akin na magsalita. So, ngayon, itong Grab driver, kwentuhan ko. Nag-umpisa lang ako kay nanay. And yung testimony ko kay nanay na namimiss ko yung nanay ko, na ako na nakaranas din ako ng kahit papano ng konting depression, na namimiss ko siya na parang hindi na ako makamove on. Nahihirapan ako dahil sa trauma. Dahil sabi ko, kitang-kita ko kung paano siya namatay sa harapan ko. Ilang gabi akong umiiyak, sabi ko kay kuya. Tapos, hanggang sa parang biglang liko ang aming usapan, napunta sa salvation. Kwentuhan ko ng kwentuhan tungkol sa Lord, kung ano ginagawa ni Lord, tungkol sa na huling araw na yung gera sa Israel, na kailangan na natin magbalik loob. At sinabi ko, mahal ka ng Panginoon, hindi siguro mapigilan yung pagsasalita ko na mabahagin ang kita ng tungkol sa Diyos kasi kuya, mahal ka ng Panginoon eh. Gusto ka niyang iligtas, gusto niyang matama ang buhay mo, gusto niyang ibigay mo yung buhay mo sa kanya at magsisi ka sa kasalanan mo. At sigurado, yes, boldly sinabi ko na ang taong tumatalikod sa kasalanan at tinatanggap ang kapatawaran ng Panginoon ay ililigtas ang Panginoon at walang ibang kaligtasan na available sa atin kundi ang Panginoon lang. I was bold by the presence of God, hindi sa aking boldness kasi ganun yun eh. Ay, kapag na-feel ko na, hindi ko napipigilan yung sarili kong magsalita dahil nalalaman ko, na-discern ko nung time na yung tao ready. Alam nyo ba na walang kaabog-abog, nakikita ko yung driver sa side niya dahil natatanong ko yung mukha niya na nakangiti siya abot langit habang sinisiran ko. At lalo na, sabi ko, kuya, willing ka ba na tanggapin ng Panginoon ngayon na? Kasi gusto niya kasi na ngayon mo na siya tanggapin bilang tagapagligtas mo. At gusto niyang makilala mo siya. Kuya, buksan mong Bible. Ako, wala rin akong talino. Umiilang ako ng talino sa Diyos. Naintindihan ko. Sabi ko sa kanya, wala, huwag mong lilimitahan yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mo siyang makilala. Ang gusto ng Lord, wala tayong pinag-usapang reliyon dito. Gusto ng Lord magkaroon ka ng relasyon sa kanya. Alam mo, tumanggap siya. Alam mo, yung nag-repeat after me siya, alam mo, hindi siya pilit. Talagang may joy yung boses niya. Kasi habang nagsasalta siya, ngiting-ngiti siya. Tapos sabi ko sa kanya, malapit na ako bumaba. Kuya, alam mo ba, na nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, buong langit nagre-rejoice na ginawa mo. Alam mo ba na thank you siya ng thank you ate. Kinikilig siya nung sinabi ko na ang buong langit nagre-rejoice nung tinanggap niya ang Panginoon. I've never experienced that before. Ngayon, teka lang, kasi para tuloy-tuloy ako. And then nung pauwi na ako, nag-grab ako ulit. Kasi wala akong choice. Ang hirap kasi maglakad talaga sa tuhod. So, this time,
Grabe lang. Iba yung approach ng Lord. Kasi iba-ibang tao to eh. So binibigyan ako ng talino ng Lord. Wala akong plano na namang mag-share. And then, yung driver, madaldal eh. Alam mo yun? So, take the opportunity. Kwento na naman ako. Tungkol na naman kay nanay. Kasi, sentimental. Birthday ni nanay ngayon eh. Sabi ko, ganyan-ganyan. I'm talking about yesterday, yes. So, tapos ano, from nanay ulit, na-divert na naman. Sabi ko, kuya, ang naging topic namin tungkol sa existence ng angels at kung anong totoong itsura nila na hindi sila mga baby, mga totoong malalaking tao, nagkwento ako ng mga actual na mga experiences sa Bible na yung mga nakaranas ng angelic presence, and then kwento ko yung testimony ng best friend ng naging best friend ko sa church na sa praise and worship na nasa Amerika siya, tapos nung nagda-drive siya sa highway na walang tao. Alam mo yun, Nancy, di ba? Yung pag yung road na walang kasabay na sasakyan, yung mag-isa ka lang nagda-drive, nasiraan yung friend ko. Tapos ano siya, mayaman siya eh. Para gusto niya maging independent, kaya gusto niyang mag-adventure sa Amerika, mabuhay mag-isa. So, nasiraan siya nung bumaba siya ng sasakyan para tingnan yung ano niya, kung anong diferensya. Bigla na lang may sumulpot na dalawang tao. Malalaking tao, pero yung isa mas matangkad, hindi sila parehas ng height. Tapos tinulungan siya na maayos yung sasakyan niya. Nung segundo lang, gusto niyang nailingat niya lang yung ulo niya, kasi nung yumuko siya, pag tingala niya para magpapasalamat siya na wala, biglang naglaho yung dalawang lalaki. At biglang na-desire niya, "Lord, thank you bring me angels." Kasi nag-pray din siya bago siya, nung nasiraan siya eh. Alam mo yun? At so, alam mo ba manghang-mangha yung si kuya driver? Sa sinasabi ko, parang, ha? Sabi niya, so yung mga angels pala ganyan. Lalo pa siyang naging interesado, kaya lang, dahil malapit lang kasing distansya eh, malapit na akong bumaba, hindi ko na siya napatanggap, pero sabi ko, kuya, kung willing kang tanggapin ng Panginoon, open your Bible, humingi ka ng tawad sa Panginoon, ito na raw yung panahon ng pagbabalik loob. Kasi, okay. Yung unang Grab driver pala na sharean ko tungkol sa mga pangitain, tungkol sa gintin mo yan. Do not forget to entertain strangers, for by so doing you have unwittingly entertained angels. Hebrews 13:1. Okay, one sige. And two. Kasi kaya ako nagmamadali pa kasi yung oras. Anyway, ang gusto kong i-share sa inyo is yung pinakita sa akin ng Lord yung different Grab drivers, different ng approach ng pag-evangelize, pero parang pinadiscern sa akin ng Lord kung saan yung kiliti nila. For example, yung isa interested siya sa mga ganun angelic beings. Kasi sobrang ano, hindi ko akalain na ganun mapupunta yung usapan namin. Tapos willing siya, kaya lang kasi bababa na talaga ako. Sabi niya, "Opo, Ate, sige po, maraming salamat po, sige po." Sabihin, yung hindi kami nakapag-pray ng actual na napatanggap ko siya, pero meron talaga siyang curiosity and desire to know God. So nakita ko, sabi ko, "Wow, anong meron, Lord?" Nagtaka ako nung kahapon, "Bakit anong meron? Bakit ganun yung mga heart ng mga nakakasakay ko? Parang ang bilis-bilis, tsaka bakit nadidiscern ko kung paano sila makakausap, ma-evangelize? Parang binigyan ako ng creative way ng kung paano sila kakausapin." And then doon ko napanood yung video kahagabi. Sabi ko, kaya pala, because may nangyayari na. Ito na, nangyayari na. I'm telling you. Sabi sa akin ng Lord, "Wag ka mag-alala. Susunod na ang Pilipinas. Susunod na." Sabi ko, "Wow, thank you, Lord." As in talagang, ano na lang tayo talaga eh. We just continue to seed prayers for your family. Kasi sila mismo ang magtatanong sa'yo, "Ate May, o kaya May, o kaya Lovely, asawa mo Lovely, Ate Jen, tatay, mga kapatid ko." So, sila na magtatanong sa'yo, "Pwede ba magturuan ako ng Bible?" Ito pang nangyayari, isa pang instant sa Iran. Ang Iran, kilala natin na
hawak yung Hezbollah and hawak yung Hamas. But there was a testimony there na may Iranian pastor na nagpaiwan siya. Alam niyo kung bakit? Ayaw niyang lumikas. Kasi lumikas na yung iba dahil naggegerahan na dun sa Iran eh. May part ng Lebanon. Hindi siya umaalis sa Lebanon. Sabi niya, ba't ako aalis? The moment na nag-start yung gera, nung ginigera kami ng Israel, nagulat siya dahil yung church nila napupuno. Sabi niya, Lord, ano nangyayari? Bakit maraming Iranian na hindi pa for, mga hindi nakakakilala sa Lord. These are Muslim Iranians going to his church and nagpapa-enroll sa kanyang school kasi may Bible school siya. Nagpapa-enroll to have a Bible study. Nakita niyo 'yan? So meron talagang may maniobra na ginagawa si Lord dahil nga nandito yung kanyang napakalaking presensya. Kumbaga parang malaking tulong 'yan sa mga mag-aani ng mga kaluluwa. May invisible being na tumutulong para mas mapalambot yung puso ng mga tao. Biruin mo nga, kung saan pumupunta mga Muslim sa Christian church para magpaturo ng Bible. Hindi niya alam anong mga dahilan, pero sabi niya, I will stay here in Iran kahit na naglilikas na. I will give food to this. Kasi marami ring mga Palestinian na pumupunta mismo sa church niya. Kasi ang church niya, nagbibigay siya ng kung ano lang yung meron niya. Nagdo-donate sila, nagbibigay ng food, shelter, yung maliit na church nila. Sabi niya, church, I want to tell you, sabi ng Iranian pastor, now is the time that all of the church in all of the nation should cry out to the Lord because look at the people coming to my church right now. Walang nagtulak sa kanila. Tukusang pumupunta mga Muslim para magpaturo ng Bible. Ito na yun eh. Kaya in-encourage tayo ng Panginoon ngayon na mas lalong maging mainit tayo sa panalangin para sa bansa naman natin. Aside from praying for Israel. Because there will be a time na ang mga tao nang maghahanap sa atin, paturo po ng Bible. Kung gusto ko pong makilala si Lord. Bakit? Dahil nandito na yung atmosphere ng heaven. May open door for salvation. Samantalahin nyo na yung mahal nyo sa buhay na hindi nyo nakakausap. At this moment, they would open their hearts to you. Magugulat kayo that they are willing to know the Lord and accept the Lord right now because there is an open heaven right now. Okay, pasalamatan natin ng Panginoon kasi talagang na-overwhelm talaga ako na sobrang ito na yung matagal nating inaantay. Andito na yung susug at tulong ng Panginoon for the harvest. At susunod doon, maraming testimonies na magugulat kayo. Kasi namimedia na sa Nicaragua eh. Google it right now. Yung Iran, i-google nyo rin yon. Alam mo, hindi ko mga plinanong ano mapanood yon. Nakasalang lang sa ano ko, sa YouTube ko na parang naka-display. Parang naka-feature lang siya. So nung inopen ko, nagulat ako sa ginagawa ng Panginoon. Yun yung confirmation kung bakit yung dalawang Grab taxi drivers, ganun sila, ang sasaya nila. Kung makikita mo yung mga mukha nila, hindi sila napipilitan. They're so happy, kinikilig sila sa mga kinakwento ko. Ibig sabihin, it's not me anymore. It's the power. Sabi ng Lord, sa Romans 1:19 ba yun? 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ. For it's the power of God unto salvation, to bring salvation first to the Jews and then to the Gentiles. Tsaka ako napapaliwanag yun kasi gusto ko magbigay ng room kay Jodel eh. Jodel, alam ko may mga sasabihin ka. I just want to give room para hati tayo. Next week na lang yung iba. Kasi, hello Nancy, we just wake up. Ha? So, at kaya wala na tayong room pa para mag, alam mo yon yung may mga times na may mga ano tayo eh, may mga dinideal si Lord sa mga hearts natin. Alam mo, wala na tayong time para mag-deal pa sa mga heart natin na. Kumbaga, it's not time to surrender. Just surrender our hearts to the Lord and magpagamit tayo. People are there waiting for us to pray for them, to lead them to Christ directly. Kasi pag nag-share ka ng gospel, nakita ko ang bilis eh. Mabilis. As in, mabilis silang nakakaano ngayon dahil nga sa, if you recognize that power and presence of God right now in on all the earth. Sige, Chudel,
Go. Get the floor. Dito, ma, mas malakas dito. Asan yung recording? Wait. Wait lang. Okay. Kung yun sa akin, next week na lang, sige, ako nung turo. Related naman sa ano, sa nangyayari sa... Kasi hindi lahat. Rinig ba ako? Loud and clear, sister. Amen. Walo. Tapos, pitot ka lahat yung sabaw. Advertise ako. Sensya na. I-re-remind ko yung... gusto ko kasing, alam niyo yun, yung parang mag-hit pa yung spiritual senses ninyo sa Lord. Kasi, sabi nga ni ate, marami na tayong marami nang hinog sa labas. Like yung mama ni May, kaka-harvest niya lang this week. Wow, praise God. 2 weeks ago, nag-uusap kami ni May na sabi ko, May, it's about, kasi broken ng mama niya 2 weeks ago. Tapos, itabol sila May ng bako. Marami silang loan. Okay. But the interesting part is sabi ko, Lord, May, this is the right time na harvest mo na mama mo. Hawakan mo yung kamay niya, sabi yung mama, mag-pray tayo kasi si Jesus lang makakatulong sa atin. Pistan mo sa ganun, May. Ang May, bumuelo, umabot ng 2 linggo. But praise be to God kasi nayaya niya na yung mama niya sa prayer. Tapos, panood-nood ang mama niya ng 7th Club. Sumabay daw sa sinner's prayer. So, ibig sabihin, sabi ko kay May, May, yung harvest mo, ay si mama mo is harvest mo. Sabi ko sa kanya. So, ingatan mo yung kaisipan ni mama mo at sabihin mo talagang mabuti sa kanya na mama, ang nakakapagligtas sa tao, hindi simbahan, kundi yung personal mama. Yung personal na relasyon sa Diyos. Tama. Yun ang nakakaligtas ng tao. Tama. Kasi ayaw natin mas snare trap yung... Alam nyo kasi pag bagong Christian tumanggap, naghahanap agad yan ng churches eh. Saan siya pupunta ang church, di ba? Kasi gusto, ano, excited yun eh. Yung, alam niyo yung bata, yung pag unang humakbang ang batang maliit, kahit saan yan gusto niyang pumunta. Hindi niya alam yung right way. Kahit panganib yan, hahakbang yan, di ba? Pwedeng makatapak ng pupo, pwedeng malusot sa balde, kasi malikot yan eh. Magalaw yan eh, maglalakad yan eh, mag-aaral maglakad. That is the attitude, yun yung behavior ng bagong Christian. Diba? So, pinaiingat ko si May na maingatan yung harvest niya at hindi mapunta kung saan. Kaya, hindi ko maipasa yung preaching ni Nabil na I think mga 7 years na yung preaching ngayon, 5 years na yung preaching ngayon. That was before pandemic pa kasi. Tapos, palit na clip lang yon. Iningatan ko yon na may tago. Pero hindi ko maipasa sa iba. So, anayin ko na lang. Yung tinutukoy doon is about imagination. I want you all to be aware kung anong ini-imagine niyo araw-araw. Kasi, ni-remind ako ng Lord dito kasi pumapasok na tayo sa spirit to spirit. No? Tayo ay composed ng 3. Body, soul, and spirit. Amen? Body, soul, and spirit. But sometimes, naiwanan natin itong 2. Natitira yung puro body, puro flesh. Okay? That's why ang hirap makakonect doon sa spirit ng God. Kasi puro flesh eh, carnal. This is the time na, ang sabi ni Nabil, you need to enlarge your spirit.
Kasi sa atmosphere ng spirit, bakit pa tayo nare-recognize ng enemy? Kasi dahil alam ng enemy yung colors ninyo na lumalabas every day. There's colors. Alam niya daw, sabi ni Nabil, is ang composition ng tao, spirit ng ang composition ng spirit ng tao is may iba-ibang kulay na lumalabas ayon sa attitude na pinapakita natin. So kapag galit tayo, may ibang kulay, nakikita ng enemy, oh, ayun, mayroon doon, oh, zoo, gaganoon. Namumula. Pag masaya naman tayo, ay, ah, ayun. Pag bitter naman, ayun, sige, pwede tayo pumasok doon, mag-implant tayo ng, ano ito lang, diba? This is, ano, parang, kailangan ninyo itong baunin para sa daily life niyo. Itong maikling, ano na to, topic na to, kasi, makakapag-ingat kayo in your daily basis. Bakit? Essential kasi to dahil marami sa atin nabubuhay saan? Sa isip. Mag-isip muna tayo bago tayo gagawa. We do imagination and then right after that, maggagawa na tayo. But tingnan nyo to, kapag nagalit kayo sa tao at in-imagine nyo na gusto nyo ganito yung mangyari, you already did it. So, medyo ano, di ba? Medyo parang, wait lang, Lord. Medyo mahirap tong ano na to, no? Medyo delikado tayo dito. Bakit? Alam niyo, kadalasan pag ikaw Kristiyano, kaya mo nang magpigil sa sarili mo. But sometimes, yung imagination gumagalaw pa rin. Negative thinking. Negative imagination. Lustful imagination, pride imagination. Lahat yan, good or bad, ah. Kaya nga yung, kung mapapansin ninyo sa Biblia, nag-example si Jesus mismo na kapag nakakita ka ng magandang babae, saan daw lilingon yung lalaki? Saan daw lilingon yung lalaki? Lumingon daw sa? Kaliwa. Kanan, tama ba? Lumingon daw, wag daw tumingin. Bakit? Kasi nga pag tumingin, pwedeng maglas. Magkakasala. 'Di ba? Kumbaga iiwas yung mata, magkasala. Si Jesus mismo ito yung lagi yung tandaan bakit pinipilit sa atin ng mga leaders ng churches na kailangan magbasa tayo ng Biblia. Kasi lahat ng mandato ng Diyos nakasulat sa Biblia kung paano dapat nabubuhay ang isang tao na kakilala sa Diyos. At ano yung kapalit na kasalanan kapag hindi ka nakakasunod dun sa mandato ng Diyos? Hmm. Amen. Like, nung si David nagkasala, pinadalhan ng anghel ng Diyos, pinadala ng propeta, sinabi yan sa kanya, oh, ito yung pagkakasala mo, mamili ka daw sa tatlo, anong gusto mo? Nag-repent si David, pero anong nangyari? May consequences. Oh, ito yung ano mo, bakit? Alam nyo bakit? Kasi kailangan natin mag-ingat dahil yung position natin in Christ at yung atmosphere ng heaven, nakabukay. Ano sabi natin? Bukang-buka. So, kailangan yung kumbaga sa madaling salita, kailangan maipanganak ng mabilis yung character development ni Kristo sa tao. In the spirit. Why? Kasi nga, kitang-kita na kailangan makapagtingat. Kasi, nung si David nagkasala, nung sinabi ng Lord nung nagalit ang God sa kanya, nag-struck ang Lord din, nag-struck siya ng 70,000 people. Nagpadala ng plague si God dahil lang sa maling desisyon. Dahil lang nung huminto si David makipaggera, nakita niya si Bathsheba na asawa ng general niya. Nagkagusto si David doon at inasawa niya,
in-invite niya sa palasyo niya at hinayaan niya na ma-set up yung general niya para mamatay sa labanan. Dahil doon, nagkasala siya, kahit na nag-aayuno si David at nag-repent siya, still, parang ganito yan eh, kinatanggap naman ng Diyos yung repentance natin. Ang problema, yung consequences, ano, hindi siya, parang hindi siya nakukover minsan. Alam niyo yun, parang kailangan mo pa rin dumaan dun sa consequences na yun. So, anong nangyari? Anong nangyari kay David? Yung unang strike ng Lord, dahil lang sa pagkakasala niya, 70,000 dead. 70,000 agad yung namatay sa buong Israel. So nagpatira pa na si David na Lord, wag mo idama yung mga ano ko, yung mga tao mo kasi wala silang kinalaman sa kasalanan ko. Nag-stand in the gap na siya. Humarap na siya sa Diyos. Okay? Meron tayong sa Book of Acts naman, makikita natin doon na dahil sa pagkakasala nung Book of Acts, nakita nung sorcerer na ito sila Peter gumagalaw sa supernatural. So itong sorcerer na to, isa siyang mangkukulam at magician. Anong ginawa niya? Nagpanggap siya na sumasali na siya sa ano, sa grupo nila Peter. Diba? Nagpabautismo pa nga. Pero dahil gluton siya, tinangka niyang bilhin yung supernatural kila Peter. So, ano nangyari sa kanya? Nag-struck ulit ang God. Yung Holy Spirit, tandaan ninyo mga kapatid, I need to remind you, no? May nakalagay na specific sa Biblia. Alam nila, Ate Risa, yan. Ewan ko kung nare-remind si Kuya Ian, no? Ano yun? Ang pinaka-pinaka kasalanan daw na hindi napapatawad na nakasulat sa Biblia is kapag blasphemy o nagalaw natin si Holy Spirit. Yun ang pinaka-pinaka-crucial. Kumbaga, kung pumatay ka 10,000 tao, okay, the Lord get it, patatawarin ka. Pero yung mag-blasphemy ka, ito yung example or may masabi ka, doon sa tinatrabaho ng Holy Spirit. Yung example niya Spirit, yung kay Ananias. Kaya mag-iingat kasi hindi daw mapapatuloy. Judel, yung example niya yung kay Ananias at Sapphira. Ate, hello. Yung example niya yung kay Ananias at Sapphira. Blasphemy. Kasi, blasphemy yun. Bakit? Alam ni Ananias at Sapphira na filled with the Holy Spirit si Peter. And yet nagsinungaling sila na sa amount ng pinagbentahan ng lupa nila. Hindi nila sinabi yung totoong presyo ng pinagbentahan. Kaya sabi ng Lord, na discern ni Peter na hindi nila ano to the Holy Spirit. The moment na nagsinungaling, namatay sila on the spot. Magkasunod yung mag-asawang namatay. Kaya walang habog-habog. Oo. Kaya hindi naman sila kiners ni Peter. Oo. Dahil sa power ni Holy Spirit, grabe. Kasi bumagsak yung mag-asawa. Kasi ibig sabihin itong mag-asawa na to, may knowledge sila sa Holy Spirit and yet willfully niloko nila. Alam nila yung kapangyarihan ng Holy Spirit pero niloko nila, nagsinungaling sila. So habang tumatagal, mas nagiging seryoso ang Panginoon pagdating sa karakter talaga natin na this time gusto ng Lord na talagang gawin natin yung tama lang sa mata ng Diyos kasi may mga bagay na nire-require talaga tayo ng Panginoon na sumunod na may banal na pagkatakot. Yun. Sige, Jude. Kaya nga may nirelease ang God na sabi ni Stephanie, nag-release ang Lord ng Angels of Fear of God. Eh Stephanie ko lang din narinig yan na the Lord is releasing the Angel of Fear of the Lord. Kasi ang nangyari, pwede naman, hindi, alam niyo kung bakit bumulag tayong dalawang mag-asawa?
Hindi na kasi, kapag ka nasa loob na ng power ni Lord yung pinag-uusapan, parang ano yan eh, parang hindi na siya under ng tao. Under na siya ng supervision ni Lord. So nakikialam na yung buong heaven dun sa usapan. So hindi sila naging honest. Pwede naman nilang hingin eh, 'di ba? Pwede silang pahumbaba or maging honest na Peter, ito yung pinagbentahan namin, pero pwede ba kaming bahaginan ng portion na ito dahil may kailangan din kami or nangangailangan kaming mag-asawa. Hindi, they keep something of the amount na pinagbentahan nila. Although lupa na nila yun ha, yung pinagbentahan na yun. Hmm. So, why na kailangan natin itong pag-usapan? Diba? Kasi nag-intensify yung power ni Holy Spirit sa mga tao. Hmm. For example, nararamdaman namin ni Ate Risa yung intensifying ni Holy Spirit kahit sa katawan namin mismo. Kasi hindi namin maintindihan eh, na bakit bigla na lang parang si Lord mabilis sumagot, mabilis makipag-usap. Mabilis lahat. Last this week, Joby, ask me, ate, pray mo na. Nakalimang prayer request na sa akin si Joby, ate, mabigyan ako ni Lord na ng trabaho, interview ko. Tuwing interview, nagpapapray. But this time kasi, parang alam mo yun, nanawa ako na laging gano'n na hindi kami nananalo sa prayer. Sabi ko kay Lord, kapag si Joby natanggap at na-hard shot, sinagot mo yung prayer namin, isa lang ibig sabihin niya, ready na si Joby mag-forgive. So, praise God, ang bilis ni Lord, si Joby natanggap na-hard. On the spot, ang bilis itong lasa. So, pero may pinagawa rin ako kay Joby. And glory to God. And then, si Nancy, nagpa-prayer request ulit. ASAP, Ate Risa, Ate Judel, mag-exam na ako. Isam ako sa aba, tinutukan namin mabuti. And praise God, ayan na, sinabi natin, pasado na yan sa exam. Yay! Ate Jen, isa rin yan si Ate Jen sa nag-pray kay Nancy. Yung unang attempt ni Nancy, second attempt, pangalawa, yan. Si Ate Jen, si Ate Marlene, yan. May mga ambag yan sa prayer nila. Sa ni Nancy. Si tatay Nancy, naman. Victory agad. Walang ibang kundi prayer request, kundi comfort niya. Lagi nating... Na. Diba? Nakala ko kuya, sabi mo, nakakalakad na. Makakalakad na si tatay. Oo! Maka na-declaration. Nakakalakad na talaga, diba? O yung declaration, iyan eh. Takot naman tayo. Yes. Bigyan mo ko na pa. Why is it na ganon? Joke lang. Tapos na. Wait lang, kuya. Wala ko sa post. Kaya nga. Ano, disakbahan siya ka ba? Tingnan nyo mabuti. Oh, sige. Bakit nire-remind ko kayo sa karakter at sa pag-iingat pagdating sa galaw ng banal na espiritu? Kasi pag nag-intensify yung power ng Lord dito sa lupa, yung glory niya, because the glory... will fill the earth. The glory will fill the earth. So kapag napuno mo na yung glory, kakasabi ng mga tao dito, Maranatha Lord Jesus come. Come Lord Jesus come. Kasi marami nang magpe-pray ng ganun eh. So kakatawag nila na dumating ka na Panginoon, dumating ka na. And the glory of the Lord will fill the earth. Yes. So anong pwede mangyari? Lalabas yung power ng Lord kahit saan. Yes. Kahit saan. Alam nyo ba, sabi ni Nabil, sure. Kung yung Ark of Covenant, nung time ni David, yung Ark of Covenant, meron lang na curious, sumilip. Sumilip sila kasi wala pang mapaglagyan ng Ark of Covenant kasi ninakaw ng mga Palestinyo, tapos sabi nila, napeste sila, so ginawa nila, binalik nila, saka nilagay nila sa karwahe, di nila hinatid sa Israel. Nilagay lang nila sa karwahe, sabi nila, kung talagang makapangyarihan yan, usayan babalik doon. Umuwi talaga yung Ark of Covenant doon sa bayan ng Israel. Na-amaze si David. So, nag-peace sila ng nag-peace. Then afterwards, nag-decide na sila kung saan ilalagay yung Ark of Covenant. Pero meron talagang malikot mag-isip, no? Without anything na parang pag-iisip na tama,
Sinilip niya, inangat niya yung lid ng Ark of Covenant. And then what happened? 50,000 dead. Kasi nag-splash yung light. Kasi yung glory ng time na yon, ng glory ng God, nasa loob pa ng Ark of Covenant. And this is what happened to us. Anong sabi ngayon? In these last days, the Lord will tabernacle with us. And the Ark of Covenant will be sa tao na. Ipapasok na sa tao. Judel, excuse what me lang. Wait. Yes, ate. Sabi ni Stephanie, yes, yung bisita ni Bishop Dan ng feast. Sabi ni Stephanie Herzog, yung mga shoulder nyo, hindi yan nakadisenyo para magkarga ng burdens nyo. Nakadisenyo yan dahil yung mga shoulder nyo to carry the ark of the presence of the Lord, the ark of the covenant. Dadalhin nyo ang presensya, ang liwanag ng kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Tayo mismo ang lulukuban. So imagine that kind of power will rest upon our shoulder if we would just humble ourselves and pray and seek His face and He will heal our land. Diba? Sige, Judel. Oo, diba? So tingnan nyo. So what sabi ni Nina Bill, this was 5 years ago or 7 years ago. What will happen daw is kailangan is yung imagination natin is gumana na that every day we are colliding, connecting, empowering na we are in heaven. Kumbaga every day yung imagination ninyo need to focus on God's presence. Why? Kasi it is time daw na we need to open the lid dito sa katauhan natin so that the glory of God will splash through the earth. No? So tingnan niyo mabuti yung galawan, ha. So pag tinignan niyo mabuti, ordinaryong tao gagalaw sa yung temper pa yon. Gusto nang lagi away. Konting ano lang, di ba, in-slash niya yung tenga nung umaarest ka Jesus. Hot temper si Peter, pero bakit siya ginamit ng Lord? Di ba? Bakit napanahanan si Peter ng glory ng Lord na nung time na ng Book of Acts, bumangon na yung mga patay sa presensya niya, no? Because yung glory ng Lord, the Pentecostal Church, na na-awake doon sa time nung Book of Acts, yung glory ng Lord is ano na, nasa kanila na. Nakasakay na sa kanila. Kaya ultimo panyo na maiwan nila, may gumagaling. Ultimo anino nila, pag dumaan sila. Pag sinabi na dadaan si Peter, lahat ng mga may sakit na mga baldado na kahilera sa buong Jerusalem. Kasi dadaan sila eh. Alam nila na kahit anino lang yung dumaan, magpe-perform ng healing yung power. Eh, hindi naman aral si Peter eh. Simpleng mangingisda lang si Peter because meron sabi ng Lord, today you will be a fisher of men. Tinanggap ni Peter yung, di ba? So, tingnan, so, wala na dito sa estados ng sitwasyon natin dito sa lupa yung paggamit ng Lord, kundi yung responde natin sa gusto ng Lord mangyari sa katawan natin, sa kaluluwa natin at sa spirito natin. But the Nabil, sabi ni Nabil, we're giants. Kaya nag-i-insist ng fear si Satan sa atin because ayaw niyang malaman ninyo that you are giants. Malaki yung spirit niyo. You are giants. So, Satan, ang gusto ni Satan mangyari is paniwalaan ka na tungaw ka sa kanya and he's so powerful. Lies. Okay? Yes. Pero ang totoo daw, we're giants. And alam nyo kung bakit sobrang inggit, no? Yung enemy. Because tayong mga tao dito, papananaanan ng gloria ng Panginoon. Amen. Tayo, na-create ng Lord ang pananahanan ng gloria ng Diyos, hindi mga anghel, kundi yung mismong tao na trinato ng Diyos na magiging anak niya. So,
gusto ko kayong ma-inspired, no? Na mula ngayon, do not walk in condemnation. Kasi paparalyze niyan yung pananampalataya niya sa Diyos. Oo. You know what? Diba? Every time, sa kaya ko laging ginagamit eh, no? Yung word na yon, that the Lord says na if you confess your sins unto me, I am faithful to forgive. Sa tingin ninyo, nagsisinungaling ba ang Diyos? Hindi. Sa tingin ninyo, magdadalawang isip siyang ibigay sa inyo? Question 1:9 yung sinabi mo. Ah, hindi. Sa tingin ninyo, si Lord, alam niya tao lang yung ganito eh. Ah, may basihan ako. Ito yung pagkakasala mo, so ito yung ibibigay ko sa'yo. Ito, pagkakasala mo, ito, marita. Ito yung pabaya, di ba? Ito, madaling makalimutan yung ginawa sa kanito. Sige, forgive na to, pero ito, malalim to. Ganito. Okay? But the Lord, sabi niya, di ba, you need to become a child. Kasi yung bata, nakakalimot siya agad. Kung paano siya minaltrato, nasaktan, umiyak. Nakakalimot siya sa ginagawa ng tao sa kanya. And to overcome sa mga puso natin, we need to really humble ourselves as God. Ito yung puso ko. Ano to? Madamdami nito. Nasasaktan to. Ito yung puso ko, ganito. Can you cleanse me with your power, with your blood, so that I will overcome kung ano pa yung ibabato sa akin, masasakit na salita, or para ma-overcome ko kung ano pa yung mga pangit na mangyayari sa akin or makikita ko. Why? Kasi nga, unless ang tao hindi humingi ng tulong sa kanya, ano mangyayari sa tao? Sa tao? Unless ang tao hindi humingi ng tulong sa Diyos, ano mangyayari? They will not receive. Mahihirapan siyang magbago kasi kakayahan niya lang eh. Diba? Kakayahan niya lang yun eh. Pwede kasing ganito. Kasi dati na tayo, siyempre nung unang mga Kristiyano tayo, diba? Sabi natin, nako, tatalikod na ako sa ganito. Saan? Ayoko na nito. Ayoko na. Minsan nga, iniisip ko dati, mamumundok ako para hindi ako magkasala. O kaya wala akong kapitbahay dapat para hindi ako magkasala. But how will you train to forgive kung wala kang kasama sa buhay? How will you testify that you are changing, that the Lord changes you? Kung hindi ka nagkaroon ng galit sa puso mo, kung hindi ka na bitter, kung hindi ka nagkaroon ng sakit, kung hindi ka naka-experience magpatawad, kung hindi ka naka-experience magmahal at nasaktan, paano mo may testify na binago ka ng Diyos? Eh wala ka namang naranasan na ganon. Tama. Pinigilan mo lang yung sarili mo, alam niyo yun, nagpakalayo ka lang. Kasi ayaw mong matem. No? Hindi mo na-exercise yung character ng Diyos na gusto niyang ipalabas sa'yo. Hindi na. Kaya alam niyo minsan, ang daming na-istambol ng Christians. Kasi, kapag nakita nila na yung pastor, nagpipreach na ng correction, aalis na sila kasi hindi na sila, ay, nako, iba na to. Ano na yung pastor, restricto na, alis na tayo. Nagpapatama na, yung ganyan. Kasi ang tao, gusto niya lagi, may freedom siya. Gusto lang... Nagpapatama na, nagpaparinig na to. Iba na ako. Gusto lang nilang... Alis na tayo dito, hanap tayo ulit bagong church. Gusto lang nila yung... Gusto lang nila yung gusto lang marinig. Na... Bukit na. Oo. But that is the wrong way of teaching. Kasi, ano eh... Alam niyo yun, kung hindi ko naranasan yung good and bad sa life ko, hindi ako mahuhulma ng ganito. Walang mababago sa akin. Kung ang nakita ko, puro gusto ko lang at umayon sa akin lahat ng gusto kong makita. Wala akong matitestify. Yes. Diba? Even yung nangyari kay Iday, never kong inimagine sa kapatid ko na aalagaan ko siya at mamamatay siya sa piling namin. Pero bakit, alam niyo yun, the very painful na parang imbis na magtampo ka, naintindihan mo mabuti kung anong ginagawa ng bus at bakit umalis yung tao imbis na pinagaling niya dito sa lupa. Iba yung trabaho ng Lord. Kasi pag na-intimate ninyo ang God, kahit pangit yung mangyari, maiintindihan yung mabuti bakit mo naranasan yon. Bakit pinapaintindi ng Diyos sa'yo yung bagay na yun.
bakit hindi ka makaalis doon sa sitwasyon na yon? Minsan na akong nagreklamo kay Lord eh, bakit hindi ako makaalis sa ganitong emosyon, Panginoon? Bakit mo, anong ginagawa mo sa akin? Bakit paulit-ulit mong pinaparana sa akin kung pain na to? Tapos, hanggang sa unti-unti, mag-healed ka. Bakit? Kasi yung why mo, papapalitan lahat ng sagot ng Lord eh. Amen. Bakit? Kasi natitrain ka niya unti-unti. Minsan nga sabi ni nanay, Jodel, anak, another level of forgiveness. Another level of forgiveness. Si nanay, Elsa, nagre-rejoice sa testimony ko in my darkest hour. Hindi ko siya maintindihan. Another level of forgiveness. Ako naman, windang, Lord, ano another level of forgiveness? Minsan kasi iniisip mo, ay kaya mo nang magpatawad kasi na-forgive mo yung maliit na bagay. So, sasabihin ng Lord sa'yo, wait lang, meron pa, hindi pa ako ano, tapos sa'yo. Ito naman, babatuhan kita ng ganito. O, yan. O, paano yan? Gagay mo dyan. Ano yung re-respondin ng... Bakit sinasabi natin na importante ang respondin ng puso? Sa end times, mga kapatid, andalan nyo lang yung pananampalataya nyo sa Diyos. Marami kayong may encounter na mga tao, iba-iba. Maraming sitwasyon tayong may encounter na iba-iba. Pwedeng isang buong linggo, hindi kayo kumakain. Ano, magwawala kayo? Magwawala tayo? Maninira tayo ng grocery? Para marerespak tayo? O, diba? Alam nyo, may testimony si Brother Sado na dumating yung mga missionary na, may missionary siyang na-encounter na dumating sila sa point na 28 days hindi sila nakakain. 28 days. Anong ginawa nila? Every meal, every hour ng meal, importante kasi yung calmness ng tao eh. Alam nyo yun? Yung nakakalma mo yung sarili mo sa sitwasyon na hindi mo gusto makita or nangangamba ka dahil iba na yung nangyayaring sitwasyon. Alam mo na, wala ka ng kakapitan in the next 24 hours. Iba-iba yun. Iba yung sitwasyon. Ang ginagawa daw nila every meal, sasabihin daw ng pastor sa kanila, okay, sabi ng pastor, we will read the Bible 30 minutes. So, every meal, 30 minutes, nagbabasa lang sila ng Biblia and they become full. 28 days, mga kapatid, hindi sila nakakain. Matthew 4:4. Man does not live by bread alone, but by the word that comes out from the mouth of God. Are we ready for that kind of situation, mga kapatid? For the next 2 years, makakaranas tayo ng hindi ma-imagine na gutom at pagkauhaw na kahit milyonaryo, wala sa bubong. Amen. Are we ready? Diba? Kaya tayo binibigyan ng Lord ng training sa character development na may labas natin yung bunga ng kabanalan ng Diyos, makapagpigil, makapagpatawad ng mabilis, hindi tayo ma-under sa emotion natin. Ay, naiinis ako ngayon. Ay, hindi ako naiinis. Hindi ako under ng sin. I'm under the blood in Jesus' name. Amen. You're sanctified. Bakit? Niresist mo eh. Tinanggihan mo na eh. And kompletuhin nyo. Sabi nyo, sabi mo, Lord, resist the devil. He will flee from me. Hindi. Ang sabi ng Lord, submit unto God, resist the devil, and he will flee from you. You need to submit first. Kay Lord, so paano ka magsasubmit? Lord, hindi ko to kayang i-overcome, but kaya mo, Lord. Surrender. Okay? Magsasubmit ka muna. And then tatanggihan mo yung pangit na nangyayari sa'yo, yung sitwasyon na ayaw mo, yung pain na ayaw mo, yung galit na ayaw mo, yung unforgiveness na ayaw mo. Tatanggihan mo yun. Kasi alam mo na, ang sabi, we are the temple of Christ. Amen. Okay? At sa templo ng Diyos, walang galit, walang akit, walang salitaan ng pangit, walang sakit, di ba? So lahat yan, walang curse, lahat yan tatanggihan natin, walang rebellion. So nakikita nyo, hindi, wala akong spirit na ganyan. Hindi, I'm a new creation in Christ.
hindi ako tatama rin. Hindi ako magsasalita, hindi ako magsasalita ng masama. Hindi. Because, ano pa yung isang bala natin? Jesus that is in me is greater than he that is in the world. Amen. For I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya ko, I am all the overcomer. 13. I am the Son of God. I am His possession. I am forgiven. I am blessed. I am loved. I am dying. Diba? Kaya, bakit natin kailan lumaban sa bibig, sa bibig? Kasi nga, open doors tayo. We need to speak, and declare the word of the Lord sa ating buhay and possess yung mind natin sa imagination ng kingdom ng God. We are connecting, our spirit will be connected in Christ. Amen. Kasi, alam nyo, ini-encourage ko kayong subukan ninyo na lahat ng gagawin nyo, i-feel ninyo na kasama nyo si Christ. Or ganito, meron pang isa akong strategy. Meron pa. Pag sobra yung parang galit na galit yung emosyon ko na alam kong hindi ko pwedeng ilabas yun dahil makakasala lang ako. Para kumalma ako, imagine, di ba si Holy Spirit dove? No? Can you imagine kapag may dove na nakapatong sa shoulder nyo? Kaya nyo bang sumigaw? Hindi, di ba? Hindi kayo makakasigaw kasi nga yung kalapate, sensitive yan. Ayaw nyo na may sumisigaw. Huwag lang mata eh sa shoulder mo. So, Rico. Hindi kalapate kasi ganun eh. Pag, minsan ganun ginagawa ko, Lord. Ayoko maghalit. So, ina-imagine ko na may nakasakay na si Holy Spirit as a dove, nakasakay sa shoulder ko, ayoko siyang umalis. In order to overcome my emotion, Lord, ayoko tong umalis. Ayoko umalis si Holy Spirit inside me. At ayokong magkasala, ayokong mag-give in sa anumang circumstances na meron ako sa emotion ko, Lord. I just need to be quiet. And then makikita ninyo, mararamdaman ko na parang it seems real. Why? Kasi yung imagination is real in the atmosphere of heaven spirit. And earth. Heaven and earth. Hindi lang heaven. In earth. Heaven and earth. Earth and heaven. Balik tayo. Earth and heaven. Heaven and earth. Pag nag-imagine kayo, lalabas yung realm of the spirit. Realm of the spirit. Ibabalik ng Lord. Nung time ni Adam, yung alikabok sa Garden of Eve is golden dust. Nasa earth siya nun ah. Nasa earth siya nun. Can you imagine na you're living with Christ and His possession is with you. The Spirit of the Lord, this glory is illuminating in you, inside of you. And whatever you speak, nagsasubmit yung atoms at natatrabaho sa air, gumagalaw, it become reality. Judel, excuse me lang. Like, Judel. Like, kaya, ano? Yes, ate. Hinahanap ko lang yung video na napanood ko a week ago. Literal, sa church nila. Mga unknown churches tong mga to eh. Sabihin, bumisita kay Sidrot kasi sa church nila, Judel, kitang-kita sa camera. Nakakita na kayo ng confetti? Yung gold dust, yung gold dust, Judel, parang confetti. Lahat ng tao, pati ako, nakikita ko on screen. Tapos, maliban sa yung gold dust, parang confetti na nagliliparan sa atmosphere, may cloud of glory. Makita mo talaga mausok dun sa venue ng worship nila. They're just worshiping and loving the Lord and then biglang lumabas yung confetti of gold dust na tuwan-tuwa yung mga tao kasi it is a sign that the manifest presence is already here. Kasi hindi nga kilalang church yun eh. Pero yung gold dust, alam mo yung kitang-kita yung, alam mo yung ilaw, di ba? Pag sa church may ilaw, di ba yung sinag? Kitang-kita sa ilaw na nagliliparan, pinupuno yung lugar nila ng gold dust.
Sabi ko, wow, this is ano, real time. Kitang-kita ko talaga sa screen, Jodel. Pati yung usok, yung glory ng God dun sa church. Bisita ni Sidota. Hanapin ko yung video na yan para mapanood nyo. Lumang video na yan. Hindi siya luma. 2023 po, mga kapatid. Nakita. Yeah. Hanapin ko ulit. Why do we need to practice imagination, mga kapatid? Because yung imagination ang magligo daw agad anak, maglinis ng katawan. Ang imagination ninyo, mga kapatid, yan ang magtatrabaho sa inyo para maging reality. Kaya nga si Jesus, di ba? Anong nag-speak si Jesus, doon nagpasala, give thanks doon sa loaf of bread at saka sa fish. Bakit may multiplication na nangyari? Kasi nag-submit yung atoms doon sa glory ng God. Nag-create siya ng nag-create. Yung atoms dito sa earth, hindi masyadong nakikita yan. Di ba, ate? Madaling na particles yan. Pero sabi ni Nabil, dyan daw nag-uumpisa lahat ng creation. Sa atoms na yan. Yung atoms, para siyang may isip na nagsasubmit siya kung ano yung sinasabi na tini-imagine ng tao. Excuse lang. And the God of Israel, yes, ate. Yung discernment ko dun sa gold dust na yun, yung alikabok, bakit may manifest ng gold dust? Kasi alikabok ng heaven yun. Yung mga paa ng mga angels, pag lumapag dun sa venue, yung kasi nga, diba, yung heaven nandito na nga, diba, yung sabihin yung atmosphere ng heaven, dala-dala nila, pati alikabok ng heaven, dala-dala nila. Napapagpag dun sa church kasi pag binagay mo yung nila yung wings nila, papagpag. Oo, as in ang ganda ng video, hanapin ko yun. Hindi pa. Ano pa bang nakasaksak dyan? Bawasan mo na lang. Yeah. So yun, nakita nyo? Hindi natin kasi pag tinignan nyo yung standard nyo bilang tao, hi, nako, ako na lang sasabi sa inyo, ayaw na kayong magdasal. Kasi so, makikita ninyo lahat ng lapses nyo eh. Pero anong sabi ng Biblia? We need to focus. Follow me, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, you need to focus on God rather than yourselves. Kasi kaya nga nagpo-fall kayo eh. Kasi nakapokus ka sa kakayanan mo instead dun sa kakayanan ng Diyos na makatulong at maging buo ka. Kailangan nakapokus tayo, ulitin ko, kailangan nakapokus tayo sa Lord, hindi sa'yo. Hindi ka magpo-focus sa'yo. Ay Lord, ito lang yung kaya kong gawin. Ay ito kasi ako, Lord. Hindi ka magpo-focus sa'yo. Focus on God and the Lord will do the work in you. Amen. Si Lord, bubuo kung paano siya magtatrabaho sa'yo. Ang kailangan lang natin, meron tayong obedience, submissive tayo, and nagpipersevere tayo, nagsisikap tayo na makasunod sa Diyos. Kasi hindi naman madaling, ano, di ba, magpalit agad. No? Hindi madaling mag-shift agad ang emosyon natin, hindi madaling matanggal agad yung emosyon natin, lahat yan. Or yung nasabi natin, nabitawan na natin na negatibo, hindi natin sinasadya sa tao, or sinasadya natin, hindi natin madaling mababawi yun. Lalo na kung pumasok na din sa emosyon ng tao, nakasakit na tayo or na-offense na natin yung tao. Kaya kailangan natin yung help ng Lord para, diba, every day, the Lord will bring us to His glory. Para baguhin tayo araw-araw. Kasi nga, ang hirap na bumubulusok yung glorya ng Diyos sa mundo, pagkatapos hindi nababago yung karakter ng nananampalataya sa Diyos. Alam niyo yung sinasabi na sometimes we want to change the fruit, sabi nila. Pero ang kailangan natin tanggalin talaga yung inuugat para mapalit yung bagong prutas yung puno. Like, yung parang nahihirap kasi na minsan gusto na natin silang, gusto na, like si Mama, si example kasi si May,
May, nandiyan ka pa, May? Apo, ate. Example ko yung sitwasyon niya ni mama mo, ha? Apo. Na-harvest niya na mama niya, no? Maya-maya. Kinabukasan sa akin si May, sabi niya, ma, ate, sabi namin ng kapatid ko kay mama, wag na siyang magpungsoy mong pungso, itapon niya na yung mga pungso niya, tsaka yung, ano niya, yung mga, ang tag nun, ay mga ribulto niya, ate, sabi namin, tapon na niya. So, nangyari, nagalit yung mama ni May sa kanila. Kasi binigla nila eh, no? We cannot, alam niyo, parang hindi natin mapapalitan agad yung bunga. Kailangan muna natin ugatin kung ano yung pinagmumulan ng bunga. Para mapalitan ng magandang bunga yan. Hindi natin pwedeng sabihin agad yung gano'n. Kasi sabi ko, May, hinahinay lang ha. Sabi niya, ah, opo ate, sige, hinahinay. Kasi natawa naman ako dun sa sitwasyon nila, no? Kasi kadalasan talaga, literally, nangyayari yan sa bagong mga Kristiyano. Mm. Kaya minsan parang natutrauma sila na, ay naku, pag tumanggap ka dyan sa mga, ano na yan, born again na yan, mga Kristiyano na yan, papakikilaman yung buong buhay mo. Feeling nila ganun yung nangyayari. No, hindi nila alam na eh, ito namang, ano, converter, masyadong excited, no? Gusto na yan, ma-convert agad. Antayin natin yung trabaho ng Diyos sa puso nila, unti-unti. Minsan kasi, pag hindi na natawak yung, I just pray na, Lord, hindi ko na to kaya, you do the work. Kasi marami tayong hindi kayang, ano eh, makontrol dito sa earth eh, lalo na pag emosyon ng tao. Hindi natin yan nakokontrol. It's only the work of God and His love sa mga taong mahal natin sa buhay ang makakapagpuno nun at makakapagbago nun. Hindi talaga tayo. Although meron tayong participation, to pray for them, to forgive them, to love them, to nourish them, bless them, etc. No? Dami pa. So, I encourage you na magsimula kayo mag-imagine ng mabubuting bagay. Kasi kung ano yung ini-imagine ninyo, yun yung magdadala sa inyo in the future. Yun ang magdadala sa inyo in the future. So, kung ini-imagine nyo na yung good things ng God na makikita nyo in times of tagbutom, in times na hindi nyo nakaya yung sitwasyon, yun yung mangyayari, dadalhin kayo ng God. In times na Lord, yung circumstances kasi mabigat, no? Change the course of your mind. Palitan ninyo yung nakikita nyo. Kaya, oo nga, nakikita na nga eh. Palitan mo. Imaginin mo yung iba. Pagalawin mo yung spirit realm. Kasi yun, alam nyo, sa totoo lang, yun ang hindi alam ng, hindi nakikita ng marami. Pagalawin ninyo yung spirit realm. So, minsan yung mga anak ko, ganyan, minsan maglalaro si Yenny, Jillian, no? Instead na, alam nyo yung dating ako na, papaluin ko kaya to para matauhan, no? I changed my mindset by faith, pero sinasaway ko pa rin. But, ayoko yan ha, palitan nyo yan. Tapos sinasabi ko in the spirit na hindi kayo mag-empower sa buhay ng mga anak ko. Never again na ma-hold nyo yung mga kaisipan ng mga anak ko. Walang ganito, kinakansel ko na lahat ng pwedeng pumasok na spirit sa kanila. And then maya-maya, makikita ko yon, ayaw na nila, wala na. Stop na. Nasaan tayo? Nagsasubmit tayo sa work ng God, hindi sa work natin. Kasi wala tayong kakayahan eh. What we can do is to offer our life to God, submit to God, He will do the rest. And just believe in the power of supernatural things ng Lord sa ating lahat. Yun ang babaunin natin sa buong week na to. For example, Ate Jen, naku, late na ako sa work ko. Pero imaginein mo pa rin, Ate Jen, hindi. Yung biyahe ko 30 minutes, 15 minutes lang yan by faith. Lalilipad ako, Lord. Okay? Ganon, no? Yung imagination ko ka na. No? Bigyan ko yung time sa sarili. Sabi ko, Lord, 6:30, andun na ako. Kahit na diba? O, minsan, alam mo ba, minsan na parang mamadali ka tapos, oh, stop. Kahit minsan parang, minsan mag-ano ka na rin, magreklamo ka tapos, yung driver, parang alam nga, mamasyan lang. Alam mo ba, yun na parang, oh, my God. Kaya ko nagmamadali sa kanilang brandahan. Yung
Kaya nga lang parang may tourist, no? Ah, ano, Didel? Paglabas ko pa lang ng ano, paglabas ko pa lang, alam mo ba, iniisip ko na agad, Lord, may sakin na dyan. Tapos imagine ko na agad na yung nakapila yung mga bus, ganyan, agad. Ay, ano ko kasi, kasi ko namin sa lang, ba't ako ganun nangyari? Doon may times talaga na hindi naman, pero hindi ako na ano doon, pero na-practice ko naman yung gano'n na, oh, sa pagkasito sa gano'n, ako ganyan. We need to put it into practice kasi, minsan effective yung imagination, minsan hindi pa, pero continuous lang tayo hanggang sa dumating yung time na nakikita natin na very effective na yung ginagawa ng Lord sa atin. Dahil we put it into practice na. Nangyayari na sa atin. Nangyayari na. Okay? Hindi natin mapipigilan na eh yung galaw ng heaven. Hindi na yan mapipigilan. Pero we need to submit para makasabay tayo. Kasi grabe itong bulusok na to. Kung pwede lang di matapos yung mga usapan natin ng isang buong linggo para lang malatag namin ni Ate Rhys sa lahat ng nangyayari at saka pinapakita ng Lord sa amin. Mandate ni Lord sa atin, no? Oo, hindi natin may isa-isa lahat. Kaya ang inaano namin, pinofocus lang namin is paano kayo mabubuhay at magre-response sa Diyos. Yun na lang kasi hindi tayo nagkikita araw-araw eh. Kaya talagang pinupulpak namin kayo ng ganito para... At para alam niyo kung ano magiging responde ninyo kasi importante yung character eh, natin sa Lord, sa atmosphere, sa paligid. Importante na mabantayan natin yung mga sarili natin, lalo na yung mind, yung mind. Bantayan niyo yung isip niyo. Okay? The Word of God says, "What is pure and noble and holy, I will meditate on that things." Bakit sinabi sa Biblia yan kung hindi gusto ng Diyos mangyari? Diba? What is pure, noble, and holy, I will meditate on that things. My mind is a new creation. We are a new creation in Christ. I am subject in obedience in Christ. Diba? Diba? Ang daming declaration sa utak. Bakit? Kasi lang ng Lord, may battle dyan. May battle dyan. Ngayon, pag nag-submit ka dyan, lalabas ang negatibo dyan o magandang bagay. Diba? Ano bang unang... Mabilis kasi yung mind kesa sa emosyon na sa experience ko. Halimbawa, nakita natin, pangit. So, papasok agad dito sa utak natin, hindi ko to gusto. Nagagalit ako. Saka siya ba papa sa emosyon? Diba? Tapos, pag nagka-emosyon na yan, lalabas na yung action mo. Yung gusto mong ilabas na ugali. Ganon din pag masaya tayo, kaya maganda yung nakikita natin. Sabi ng mind, wow, ang ganda, gusto ko yan. Ganito, na-excite ako. Papasok sa puso yan eh. Tapos magsasalita ka ng magandang bagay. Diba? And magre-rejoice yung buong katawan mo. Kita niya yon. Ganun to powerful. Mas mabilis itong utak. Kaya may battle dyan. Kaya nagbigay ng mga declaration ng Lord sa Bible. Parang pinakamandato natin yan that this word will be affected on us. Kailangan natin sabihin yan so that it will be affected on us. Magiging affect, possession. Magiging possessed tayo dun sa mind na gano'n. Diba? Amen. Change the mindset for natin. Shalom. Minsan, pwede natin sabihin, sister, ang hirap niyan. Talagang mahirap. Pero anong gusto mo? Ayaw mong gawin o gusto mong gawin. Diba? Sister, ang hirap niyan eh. Judel, mahirap yan. Mahirap talaga. But you need to overcome. Meron na ang word of the Lord din na you will overcome because by the power of the blood of Christ. Put it into practice na lang. By faith. Alam natin mahirap. Meron tayong mga sinasakripisyo. Unang-una yung pride natin. Pangalawa yung mission natin. Offspring. So may ganun, no? May ganun talaga. Minsan lumalabas talaga yung pride. Hindi. Parang, di ba? Bawal na. Nagre-rebelde yung utak mo. But pag naimasmasan ka na, hindi, Lord. Hindi pala. Mali pala yun. Mali pala yun. Mali ito, Lord. Ayoko nito, Lord. Okay? Sasubmit tayo agad kay Lord. Walk in His glory. Kaya nga, glory yung title ng tabernacle natin ng October eh. Na-excite ako pa ng title ng susunod na conference natin sa... Kasi sa Ate Jen, sa susunod naman na conference daw, sabi nila, babalik ulit sa Cuneta. Doon ulit sa Cuneta Astrodome na ulit. Mabalik na ulit doon. Dito kasi parang madalian din yung nangyari sa
sa peace nung nakaraan, sa tabernacle. Okay. Wala tayong in-expect na ganun, bigla na nang nangyari lahat. So, we close our prayers na. Kaya ano natin, ano natin kay Lord. Closing prayer na tayo. Yes. Nawala si Nancy. Hindi, ano lang yan, naka-hide. 8 people, oh. Ito mo, Didel. Okay, cool. Hindi ko makita eh, okay lang.